masagot ng mm-hmm. Itong bata ito, napakatalino facial. Kaya binigyan tayo ng talino ng Allah subhanahu wa ta'ala para gamitin natin sa tama. Para saan? Para gamitin natin sa pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga brothers. Pakinggan natin tong isa nating kapatid na dating Kristiyano na naging born again, ngayon ay ganap na Muslim na. Isa na po siyang kagaya kong balik Islam. Isa na naman nagabayan ni Allah para makilala ang kamusliman o Islam na religion o Muslim na religion. Kaya pakinggan natin, tignan niyo. Anong nasagot sa Islam? Ano yung... Alam ko na yung kagaya nga po nung... Bakit po may mga sarko sa simbahan? Pag pumasok po ng simbahan, yung unang makikita, mga statwa, mga remote, eh, pero pinagbabawal naman doon sa, ano, sa Bible, sabi sa Fifth Commandments, kay Moses. Hmm. Tapos po, nagkano rin ako nun eh, yung born again po, tapos tinatanong ko siya kung bakit may God the Father po, isa lang naging Diyos sa Diyos. Hindi rin ang tarantag dito. Yung tinuturuan nila, hindi ko yung God the Father, parang lagi si Jesus lang, si Jesus. Pero, sa pagsa tinignan niya naman sa Bible, ang tinuturo ni Jesus, siyang God the Father. Tapos yun, nung naano ko yung Islam, na-discover ko, yun ang lahat na sasagot na, yung God the Father ko pala, yun pala yung Lord. Tsaka yung pag dito, natanggal yung sa akin yung mga negative na pagka-describe ko ba sa mga Muslim at Islam daw, ganyan. Ayun yung pagkaalam mo dati nung ikaw pa'y Kristiyano na... Hindi rin ko eh, parang tag dito yung pinapamunod sa akin yung mga kasama ko kasi mga nabitin ko ano yun. Anong reaction ng magulang mo nung nag-Muslim ka? Yung nanay ko po, okay lang naman po sa kanya, natanggap niya po. Na-explain ko naman na mahinahon ko ba sa kanya. Kasi anong pagkatas ko, one day of after sa hadap ko. Ito yung unang dito. Tapos po, pagkatas ako, natanggap naman niya po. Pero yung tatay ko, medyo nagalit ko unang eh, pinagalitan ko po. Tapos so, bakit ka pinagalitan? Yung tatay mo? Nagalit ko sa, dahil nga po, ano, nag-Muslim po ako, ganun. Parang pinagalitan niya po ako. Ayun po, yan ang Muslim ko po, ganyan. Tapos, ngayon po, tanggap na rin ako, pati yun nung lola ko po. Pero yun po, yung dalawa si daddy ko, tapos yung mama ko po, lola ko po. Yun na yung mga galit ko sa akin dati nung nag-Muslim ko po. Pero po ngayon, ano naman ako nila, na intindihan naman ng sila na gusto ko po talaga ng Muslim. Kasi tapos yung ano na lang, yung, kasi yung lolo ko naman po, medyo ewan ko kung galit or ano po eh. Pero feeling ko medyo parang sumama ko yung loob niya. Kasi po tag dito. Ano bang reliyon ng lolo mo? Lahat po sila Catholic. Catholic po sila. Pero po may kamag-anak po rin ng Muslim. Nag-Muslim po ba? Nag-convert din po. Mm-hmm. Yung tita ko po, ngayon po nasa Dubai po siya. Tapos yung lolo ko, isa. Yung kapatid ko ng mama ko. Masyadong. So anong ngayon, pagkakaiba ng buhay mo na dati kang buhay Kristiyano at sa Islam, Muslim? Dati ko kasi nung Kristiyano ako, lalo na ako, parang nagdito, parang depressed ko ba, na ano ko ba, nalulong ko. So nung Kristiyano ka, nade-depress ka? Kasi iwalay na rin yung nanay ko, parang nagdito, nalulong ko doon kasi iba, nakikita ko po ng nanay, iba, gano'n. Pero nung sa Islam mo, nawala ko lahat ng lungkot ko. Tapos parang, saya ko na rin yung sa loob. Nagkaroon ka ng kapayapaan? Opo, tapos hindi na ako nag-focus sa mga, doon niya. Hindi ako nag-focus sa mga niya. Nag-ano na lang po ako sa... Kabilang buhay? Opo. So paano yan na mga magulang mo ay Katoliko pa? Kumakain sila na baboy doon pagluluto? Opo. Paano pero pagkain mo? Po, ang ginagawa pa nila, di ba po? May gano'n silang baboy. Magluluto po mo sila ng isa para usapin na. Kunyari, itlog ko yan. Masya Allah. Masarap mo po.
Sabi, nire-respeto na magulang mo ang pag-Muslim mo? Oo. Alhamdulillah. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na, Ibrahim? 12. Ano pangalan mo sa Islam? Ibrahim? Ibrahim. Sa Christian? Sebastian. O ayan, mga brothers. Napakinggan natin ang napakagandang kwento ng batang to. Kagaya namin na balik Islam sa siyang nagabayan at napaka-swerte niya na siya ay napili ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos ang tagapaglikha dito sa mundo. Napakaganda mga brothers. At nagagalak ang aming puso dahil meron na naman siyang nagabayan kagaya tong batang to. Naway, sana kayo din magabayan din ni Allah. Ni Allah. At makilala nyo ang Muslim. Mapag-aralan nyo. Sana saliksikin nyo ang tunay na relihiyon. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.